Hi guys! Welcome back again! So ngayon, a classic song muna tayo. At ito nga ang ituturo ko sa inyo, ang Maybe This Time by none other than Michael Murphy. Dito sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano siya tinutugtog in my own way, guys. Kaya manood kayong maigi, alright? So tara, magsimula na tayo. Naka-standard tuning tayo ngayon and also di tayo gagamit muna ng kapo para mas challenging. So para sa intro, may apat na chord tayo dito. So ito yon. Bali magsisimula tayo sa C, D minor 7, E minor 7, and F. So ganyan yung pinaka-basic. Pero syempre, ituturo ko rin sa inyo kung paano nyo ipi-play ng mas accurate itong intro. So watch! So yun, ganun yung way ko kung paano ko tugtugin itong intro. So mag-start tayo sa ganitong finger position. Follow the chord chart carefully, okay? So guys, magiging si sus2 na yung unang chord. So from this position, simulan yung kalabitin itong first string. Then release the pinky. Tapos play nyo ulit itong first string. After nyan, play at the same time itong 6th, 3rd, and 2nd string. Then, i-move nyo lang itong si index sa 5th fret. So, nakabar lang siya sa 4th string and 3rd string, no? Then, just play them one after the other. Second part na tayo, guys. So, pakita ko muna ulit. So, ganun pa rin. Play lang natin ulit si first string. So, same fret lang din yon, but the only difference is mas mabilis lang ng konti ito kaysa sa previous part. Okay, ganun lang. Tapos play natin itong 4th string, open. Then lagay nyo ngayon si index ulit sa 5th fret, 3rd string. At itong pinky naman ay sa 8th fret, 2nd string. So play it together. After nyan, huwag nyo nang i-remove itong si index dyan, tapos sundan nyo to. So again, let's play it together. Okay, dito naman tayo sa next part. So, i-play nyo itong E minor 7 flat 30 naman. Here's the finger position. Gawa lang kayo ng basic E minor 7 na bar chord. And then, put the pinky on the 10th fret, 4th string. Ganito naman yung pattern. Play the bass note, 3rd and 2nd string together. Followed by 4th string and 3rd string. Again. So gets ba? Dito naman tayo sa ending part ng intro. May dalawang option kayo. So pakita ko sa inyo itong option 1 at sundan nyo na lang yung tab. Okay? Ganito naman yung option 2. So ayan, meron na tayong intro.
Tara, sabayan niyo ako. Tugtugin muna natin ng mabagal. Tapos, saka natin i-play sa normal speed. Ngayon, sa verse naman tayo mag-focus, guys. So each section nitong verse, ihahatiin natin sa dalawang part para magets nyo kaagad lahat ng patterns and chords, alright? So ganito nyo tutugtugin itong first part ng verse 1. Starting chord is C. With this added note, and then G/B. Next is F, so shortcut yung gagamitin natin sa F. Tapos G9 naman. So from this position, huwag nyo nang galawin to. Just lift this ring finger to the top string. So, third, mute, third, second, then first. Pero kung kaya nyo naman gamitin yung thumb nyo para ma-play nyo siya ng ganito, pwede rin naman. Same lang sila, iba lang yung finger position, no? So, after nyan, meron pa tayong isang chord, which is G7. Basic lang, so from G9 naman, i-release nyo itong index and middle finger. So magiging third, mute, third, open, and open na siya. Paano naman yung pattern? Makinig kayo. So example dito sa C and G over B ay ipi-play natin at the same time itong bass note and then itong tatlong string sa baba. Explain nyo ulit itong tatlong string sa baba, guys. Again. Pagdating naman sa F, ganun pa rin yung pattern. But fourth string naman yung bass note na titipahin nyo. Then sa G9 to G7, same pattern lang sila. So pluck this 6th, 4th, 3rd, and 2nd string together. Alright, meron na tayong first part. Try natin i-play ulit. So bago ko ituro sa inyo yung mas accurate version nito, ituro ko muna sa inyo yung mas madaling paraan para matugtog niyo siya, okay? So we're starting on E minor 7. Followed by A minor. Then D minor 7. At yung last chord is G9. Ulit, guys. So kung ano yung ginawa natin na plucking pattern before, yun lang din yung gagawin nyo dito. Alam nyo naman na yun, di ba? So sundan nyo na lang ako. Let's go! Ganito naman yung mas accurate. So basically, itong pattern sa D minor 7 and G9 lang yung babaguhin nyo. So gagawin nating bar chord itong D minor 7
Then, let's play this melody. Okay, pagdating naman sa Jesus 9, which is napakadali lang kasi ibababa lang natin itong index and ring finger, guys. Then, wag nyo nang i-remove itong middle. Tapos, itong pinky, i-move lang natin ng isang fret, guys. So, i-play ulit natin itong second part. Ayos, complete na yung verse 1 natin. So, verse 2 na tayo. Pay attention ulit, guys, kasi may mga chord progression tayong babuguhin dito, okay? So, unahin muna natin ulit itong first part naman nitong verse 2. So, as usual, si pa rin ang starting chord. Tapos, instead na G over B yung titipahin nyo, palitan nyo siya ng E minor 7. Tapos, passing chord tayo sa E minor 7. Then, ibaba nyo lang sa D minor 7, tapos Jesus 9, and G7 ulit, guys. So, yeah, ganun pa rin yung plucking na gagawin nyo, kaya sabayan nyo na lang ulit ako. Move on na tayo sa second part. So, E minor 7 pa rin yung unang chord. Then, A minor 7 to D minor 7. Tapos ito, mag-add tayo ng C over E. So, open, third, second, open, and first. After nyan ay F. Tapos yung Jesus 9 ulit, guys. Ayan, verse 1 and verse 2 completed. Guys, bago tayo mag-continue sa chorus, try natin tugtugan simula sa intro hanggang sa verse 2. So, ready na kayo? Let's go! Alright, chorus na tayo. So, meron tayong dalawang section dito. Each section ay hahatiin ulit natin sa dalawang parts. Alright, so first part muna, we're starting on F major 7, G, E minor 7, A minor, and then lagay nyo lang itong pinky on the top string. Ayan. That's an A minor over G. Kung napansin nyo, yung tab natin halos pareho lang din yung pattern nito before. So pag blinay natin, it will sound like this. Guys, kung gusto nyong lagyan ng riff banda dito sa G, pwede natin gawin yon. So gayahin nyo to. Let's start again from F major 7. Thank you.
So, ganun lang yung pattern? Nasundan nyo ba? So, tara, continue na tayo sa second part. So, after ng A minor over G, susundan nyo siya ng F and Jesus 9. Then C. Tapos, pwede nating i-end itong second part ng chorus sa C7. But sa pagkakasipro ko, meron siyang passing chord sa dulo. G minor 6 over 11. Basically, from C7, iangat nyo lang itong ring finger sa 6th string. And make sure lang na nakamute na itong 5th string. So again, optional lang yan guys, okay? Ayan, play ulit natin yan. Dito naman sa second section ay halos same lang ng chords and patterns. So, ipakita ko muna. Alright, napansin nyo may binago tayo. So, after ng F major 7 and G, palitan natin yung E minor 7 ng G sharp diminished flat 6. So here's the finger position. So 4th, mute, 2nd, 4th, and 3rd. Medyo tricky siya, no? Pero at least, di ba, may bagong chord na naman kayong natutunan. After nyan, play ulit natin yung chord progression na A minor to A minor over G, then F, tapos ang last chord natin sa part na to is Jesus 9. So let's play it again. Chorus completed. So let's try to play it again from the beginning. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. Paano naman yung interlude? So actually, halos may pagkakapareho sila ng intro before. Pero may mga ilang notes tayong tatanggalin, kumbaga mas papasimplehin natin itong part na to. So ipiplay ko na lang ng mabagal, no? Tapos sundan nyo na lang yung tab, since madali lang naman to. Okay guys, skip na natin itong verse ulit and second chorus kasi naituro ko naman na yung gagawin nyo dyan. So dito na tayo mag-focus. Before mag-bridge, may tatlong chords tayong ipiplay doon. So yung unang chord is C, then D minor 7, and C slash E. Sa case ko, bar chord na D minor 7 and C over E yung gagamitin ko. So, kayo nang bahala dyan kung gusto nyo akong gayahin. So, ganito yung strumming niya. So, pagkatapos niyan, diretso na tayo sa bridge. Okay. I-breakdown na kagad natin ang mga chord dito sa bridge. First is F major 7. Next is F6 sus 2. Medyo tricky to guys. So from F major 7, huwag yun ang tanggalin itong si index.
Then itaas nyo itong si ring finger from 3rd string to 4th string. And then naka-open lang itong 3rd and 2nd string. Tapos lipat nyo ngayon si pinky sa 2nd string, 3rd fret. Ganyan. Next chord, E minor 7. Passing chord na A minor. Okay, pag-aralan muna natin yan. Strumming ulit yung gagawin nyo. Bali, downstroke lang ang pattern. So, gayahin nyo to. So, okay na tayo dyan. Ito naman yung second part. We're starting on D minor 7. So, again, bar chord na lang din yung gagamitin ko. No? Then, move tayo sa C slash E. Then F to Jesus 9. And from that position, move lang natin ng dalawang frets. 1, 2, we have Jesus 9. So yun lang yung chords natin sa second part nitong bridge. So babaguhin natin yung strumming nito. Again, follow me and let's play it slowly. So alam nyo na yung chords and patterns para dito sa bridge. So try naman natin tugtugin ulit simula sa umpisa. Let's go! Guys, idedemo ko muna itong first part ng last chorus natin. So, sample. Napansin nyo, no, na nag-change key tayo dito sa last chorus. So, from F major 7, naging G major 7 na yung starting chord. Then after nun, A over G. So 3, mute, 2, 2, and 2. Next naman is F sharp minor 7. Can be broken or full chord. Next is B minor and yung passing chord, so alisin nyo itong index, ilipat nyo dito, so that's B minor over A. So mamaya ko na ituturo yung ibang chords, focus muna tayo dito sa first section, alright? Para mas easy, strumming na lang ang gawin natin, so gagayahin lang natin yung strumming sa second part ng bridge, like this. Sa second part, ito naman yung chord progression. So G A suspended, D D7 suspended, and then D7. Kung gusto nyo ng mas madali, pero mas accurate kung ganito yung gagawin nyo. So palitan nyo yung D7 ng G sharp 7 sus 2 sharp 11. Putik na chord yan. So paano yun? So 4th, mute, 4th, 3rd, and 3rd. Kuha. Again, play ulit natin itong second section. Ayan, pag-aralan naman natin itong second part ng last chorus.
So, sample ko muna bago ko ituro sa inyo kasi may ilang chords tayong idadagdag sa part na to. So, watch! Guys, uulitin lang natin yung chord progression natin kanina, except nga lang sa part na to, pagkatapos ng G and A sus. So magiging A sharp diminished 7 na siya. So nagbago yung chord natin. Ganito yung finger position. So first, second, open, second. And then move tayo sa B minor 7. After nyan, may dalawang option kayo. Pwedeng E7 yung gawin nyo. Or kung gusto nyong ma-challenge ulit, play nyo itong G sharp minor 7 flat 5. Paano ulit yun? So i-bar nyo itong 3rd, 2nd, and 1st string sa 7th fret using this ring finger. Then add this 4th string on the 6th fret. That's it! Daming chords, no? Ano, kaya nyo pa? Pero di pa tayo tapos dyan. Susundan nyo yan ng G, E minor 7, A, then D. So, that's all the chords para sa last chords, no? So again, ipiplay ko ulit ng mabagal itong part na to. Saka natin tutugtugin ng buo. So tra, sabayan nyo ako. Siyempre, may outro pa tayo. So, D chord yung huling tinipa natin sa last chorus, right? So, yan din yung simula nitong outro. So, we have D. Next is E minor 7 to D slash F sharp, G, A, and last chord is back to D. So, play natin yan. So ganun yung gagawin nyo kung beginner kayo. Pero kung mamaw na kayo kagaya ko, self-bragging. Joke lang. Anyway, sundan nyo yung gagawin ko. So ipiplay ko na lang ulit ng mabagal since may tab naman, di ba? So here we go. So magpapaalam na ako, kitakits na lang sa next tutorial at salamat sa pagtambay and I hope that you followed each part of our lesson today. So tip ko lang no, once na masolo nyo lahat ng chords, pwede kayong mag-experiment ng sarili nyong patterns according to your playing style guys. So kayo nung bahala mag-explore dyan no. So yeah, this is Jambayan again. Thanks for watching, ingat kayo and have a nice day. Peace!